Halo, halo mga tiyo, mga tiyay. Welcome back to my channel. So in today's video, mga tiyo, mga tiyay, is I want you to get ready with me today because aalis ako maya-maya pagkatapos kong mag-film nito. So meaning guys, samahan niyo akong mag-makeup. And then, while doing my makeup, guys, isasagutin ko yung mga questions nyo na pinost ko kahapon sa Facebook, guys. So, kara to kasi excited na yung mga nagtanong ata. So, diba? So, yun, mga tiyay, nakapaghilamos na ako. And then, yung ginamit kong panghilamos, guys, is yung snail, yung scrub, yung sugar scrub from White Me Up. Yung nireview ko last time, guys, na nagustuhan ko talaga siya kasi kita nyo naman, guys, na well moisturized yung face ko. So, hindi na akong mag-moisturizer, guys, kasi okay naman na yung condition ng face ko. Kasi araw-araw ko na talaga siyang ginagamit, guys. Yung foundation ngayon, guys, is ito yung Everbilena All Day Liquid Foundation in the shade Silk. So, ito yung binigay sa akin. Thank you again! Then, maglalagay ako nito. Ay! Nakalimutan ko na yung mga tanong. Nasaan na yung phone ko? Alin, abi? Ang dami ko nang sinabi, ito pala yung main video natin. Hoy, ano yung dalamon? May dala-dala siyang lemon, mga tiyo, mga tiyo. So, ikaw yung magtatanong sa akin, ako yung sasagot. Actually, nakakaloka yung mga question, guys. Nakakaloka talaga yung mga question. So, ikaw na yung magtanong. Mamaya na mag-makeup ako. Multitasking na to, guys, kasi meron pa kaming lalakarin pagkatapos nito. Ano na? Mag-question na ba? Question. May nag-question. From Edward and Kahas Biruan. Edward. Yung question is, muputi pa kaya tuli? Sabi niya, guys, yung tanong niya, guys, in Tagalog is, Bisaya kasi yung nakalagay. Ang tanong niya is, puputi pa ba daw siya? So, kailangan mo natin i-post yung picture niya dito. Nakuoko! Kahit na isang tuniladang glutathione yung ilaklak. Kaya po. Kahit na isang tuniladang glutathione yung ilaklak mo, besh. Barkada kasi namin yun, guys. Talagang yun yung palagi niyang tinatanong. Ewan ko ba, lalaki siya, pero parang naiinggit siya sa kulay ko. Hindi naman ako ganun kaputi, guys, ha. Hindi ko kiniklaim na ganun ako kaputian kasi hindi naman talaga. Kasi palagi siyang bumibisita dito sa bahay, guys. Sabi niya, paano daw pumuti? Sabi niya, tapos lalaki siya. Tapos to nagtitake na kami ng picture, palagi niyang tinitignan. Tignan ko muna. Pag-check niya, isang itim ko talaga, ang itim. Tapos take na naman kami ng picture, sabi niya, itumag yun. Sabi niya, itim ko talaga. Bakit ka ba napuprustrate sa kaitiman mo? Eh, dyan ka mag- Actually, guys, ang gwapo niya talaga ni Oko. Ni Biruan, ni Edward. Kung makikita niyo siya, guys, try kong i-post yung picture niya dito. Maitim siya, pero yun yung nagdada. Bagay naman. Oo, kasi yun yung nagdada. Player siya, basketball player. Oo, tapos, di ba, ang galing maglaro ng ano, ng babae, Charles. Maglaro ng ano, basket. Tapos yun mataas. Tapos yung height niya, guys. 6 flat yung height. Oo, di ba? Saan ba kayo makakanap? Yun yung mga type ng mga babae, di ba? Tall, dark, and handsome. So, napufrustrate siya sa kaitiman niya. So, sinagot niya talagang nag-message or nag-comment talaga, nag-reply talaga yung asawa. Yung comment ko is, kung magtanong sa iyo yung uwak ng ganyan, ano ang isasagot mo? Reply talaga siya doon na ano, eh paano kung yung uwak yung magtanong sa iyo? Ano isasagot mo? As in, nag-trash talk na talaga siya. Seryoso pala siya sa tanong niya. Oko. Sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Paulit-ulit ko na 'tong sinasabi sa iyo, gwapo ka kahit maitim ka. 'Yun yung nagdadala ng ano mo, yung ng handsomeness mo, 'di ba? 'Di ba? Anong handsomeness? Tama ba? Tama ba 'yun? Oo, 'yun yung nagdadala sa iyo, guys. Sa iyo, Oko. Huwag kang kabahan. Okay lang 'yan kahit iniiwan ka ng ano. Hindi 'yun yung dahilan, yung kaitiman mo. 'Di ba? Lang yun, besh. So, ayan na. Maganda talaga yung Everbilena, guys. Ay, in fairness talaga to. Minsan ko lang tong ginagamit kasi
tinitipid ko, kaloka. So, number 2 question is from Rafi Makabale Kahatol. So, nganong hamis kayo imong aping pwede pang hatag sample sa imong gigamit? In fairness, thank you so much. First and foremost, thank you so much sa compliment. Di naman sa grabe kahamis. Hindi naman ganun ako kahamis. Hindi naman ako ganun kakinis. Yung hamis, guys, in Bisaya, in Tagalog is makinis. Makinis daw yung aping ko, yung pisngi ko, guys. Hindi naman ganun kakinis, guys. Hindi naman ganun kakinis. May imperfection din, and then blemishes, and then meron din siyang mga, meron din ako mga ano, mga talumtom. So, yung sinasabi mong pwede bang patry, so sure, pumunta ka dito kasi di ba alam mo naman yung lugar namin dito, Bayorts. Ipapatry ko sa yung ginagamit ko. And then, next na paggamit mo is bibili ka na sa akin, ha? Naninindap free sample. Third question. From Maria Teresa Kainoy. Maria Teresa Leonora. Niniwang ba ka ko kay Tambok naman kay Koronde? Si Tambok, pareha na ni Katambok. Katulad ng ano, katabaan nitong isa. Anong Tambok, Mer? Yung Tagalog ng Tambok, guys, is mataba. Si Mary kasi, yun yung cousin ko, guys, na naku-conscious na sa katawan niya kasi buntis siya ngayon at nag-gain weight talaga siya. Okay lang yan, Mer. Okay lang yan yung weight mo ngayon kasi buntis ka kasi. Actually, pag buntis tayo, para kasi tayong tumataba. Kasi dala na yan ng sobrang kain natin. So, kailangan naman talaga natin kumain para sa bebe natin. Malaki yung pisngi natin, lalong-lalo na pag coming na yung ano natin, panganganak natin. Kasi yung alam niyo yun, yung sa Bisaya, yung biri-biri. Yung biri-biri, guys, na parang tumataba kasi niyan eh. Parang nanlalaki yung mga katawan mo. Yun yung dala ng biri-biri, guys. Pero after that, pag nakapanganak ka na, mawawala din naman yan. Pero may iba talaga na kapag nanganganak na, na kapag naka-experience ng mga anak, tumataba talaga. Pero ang advice ko lang sa inyo is, since maliit pa yung baby nyo or hindi or bago pa lang kayong nanganak, huwag nyo muna yung isipin, guys. Yung isipin nyo muna yung anak nyo kung paano nyo siya, kasi yung pag nanganganak ka, guys, nakakapayat talaga. Lalo-lalo na pag nag-breastfeed ka kasi akalain mo naman yung ano, sinisip-sip ng mga bata, ng baby natin sa ating katawan, di ba? Okay, okay na, okay na, okay na. Third, fourth question. Some Yabas, from Yabas Juvel. How to be Yoko? How to be me? Ako nga, palagi kong sinasabi sa sarili ko, paano ko bababaguhin yung sarili ko? Kasi ang ingay ko, ang bilis kong magsalita, ang putot ko, ang liit-liit kong tao, as in. Meron naman akong imperfections, guys. Kaya hindi ko ina-advise sa inyong maging ako. Ang isa lang talagang maia-advise ko talaga is, be yourself talaga. Embrace who you are. Kasi bigay yan ni Lord, di ba? Kasi yung bigay ni Lord, parang hindi seryoso. Kasi yung precious tayong lahat, guys. Pantay-pantay tayo sa mata ng Panginoon. Kailangan lang talaga nating i-appreciate yung bigay ni Lord. Ang daming-daming bagay, guys, na meron sa inyo na wala sa akin. Meron din namang mga bagay na meron ako na wala sa inyo. Pero ini-embrace ko yan, guys. Lalo na yung mga talent ko na bigay talaga ni Lord. Ini-embrace ko talaga, ini-enhance ko talaga, niyayakap ko talaga, and then pinapakita ko talaga sa lahat ng mga tao na yun yung bigay ni Lord sa akin. Kaya nga minsan, nasasabi niyo, bakit ang galing niya, bakit? Kasi trying hard talaga tong tiyahe na to, di ba? Kaya minsan, meron, hindi perfect ako, hindi ako perfect. Yun lang. Maraming salamat. At pwede na tayo umalis. Juan, okay. Di ba? Be yourself. Okay, next question. Binami Karistia. Unsay mga gamiton sa mga vloggers? In Tagalog? I-translate mo in Tagalog? Kilay. Ano ba ang mga dapat gawin sa mga vloggers? Gawin? Gamiton. So, gamit. Anong gamit sa mga vloggers? So, yung mga equipments. So, ang gagamitin lang talaga is, first and foremost is, doon tayo sa equipments, guys. Camera, cellphone. Hindi naman kailangan na bumili tayo ng camera agad kasi nagsa-start pa lang tayo. Kasi nag-message tong si ano eh, si ano sa akin. Ano si... nga lang?
Oh, si Vina May. Hello. Hello, hello, tiyay. Nag-message siya sa akin kasi gusto niyang mag-vlog kasi na-inspire daw siya sa akin kaya gusto niyang mag-vlog. Sabi ko sa kanya, nagtanong kasi siya kung ano bang dapat niyang unang gawin, ano bang kailangan. Sabi ko sa kanya, pag may phone ka na, okay na yon. And then, be yourself lang talaga. Kailangan kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, yun yung gawin mo, yun yung ipakita mo sa mga tao. Kasi, huwag mong gawin yung mga bagay na hindi mo kaya kasi nape-pressure ka eh. Kasi yung pag-YouTube talaga, yung pagiging isang vlogger, napaka-hassle, napaka-pressure, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, as in nakakapatay. Nakakapatay talaga pag hindi ka marunong mag-manage, marunong mag-control. Kaya kailangan yung mga ginagawa mo or pine-perform mo sa harap ng camera, yun yung mga bagay na gusto mong gawin. So, di ba? Ang nakaka-pressure naman ng mga bagay pagdating sa pag-vlog is yun yung pag-e-edit, syempre yung internet. Kailangan naman, meron naman mga alternative way para makapag-upload ng video, guys. May data, punta lang kayo sa mall, may wifi doon. May wifi sa SM, malakas yung wifi nila. Doon kayo magstay sa ano, sa supermarket or sa fourth floor, malakas yung wifi doon. Doon kayo mag-upload dash. SM Premier. Sa SM Premier dito sa Cagayan de Oro, di ba? Nganong tuko ka? Bakit lizard ka? Sabi niya, guys, bakit daw tuko ako? Kasi sa yung mga kapatid ko, guys, itinatawag akong tuko. Alam mo yung tuko, yung tiki, yung tuko, yung lizard. Ewan ko ba, yung shape daw ng face ko, guys, parang toko. Tanda ba? Di ba? Oo nga. I admit that. Inamin ko naman yun na parang akong toko eh. Pero yung toko na pinakamaganda ng mga katoko-tokoan. Oh my God! Kung saan mo first impression ni Munako, Mitiay? Bianca! So si Bianca pala, guys, isa siya sa nag-sponsor ng giveaway natin na hindi pa natutuloy-tuloy hanggang ngayon. So siya si Bianca Castillon, na friend ko siya sa Facebook. And then nagba-vlog din siya, guys. First impression ko kasi nakasama ko na siya sa vlog ko, guys. First impression ko talaga sa kanya, as ang sweet, 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 sweet talaga. Ang cute, cute, cute. As in, nung nakita ko yung video, sabi niya sa akin, i-visit mo yung channel ko. And then yung una ko talaga nakita is, hello, good morning mga cupcakes. This is Bianca Studio. Welcome back to my channel. Cute, cute talaga. Ang cute, cute talaga ni ano, Bianca. So, ang first impression ko talaga is yung cuteness and then yung sweetness talaga. Ang sweet, magsalita. Ang sweet. Check nyo yung channel niya, guys. Ang sweet niyang babae. Biancakes to. Fernandez Chen. Nga no, guwapa man ta pareho. Hala, friend manggod me. Kasi friend tayo, di ba? Sino ba naman yung nagdadamayan? Kasi friend tayo, di ba? Nga nung inig mabusog ko, di naman ko ganaan mukha on. Ano lang? Bakit daw, pag mabusog siya, hindi na siya, wala na siyang ganang kumain? Bakit daw pag nabusog? Ewan ko. Ikaw, Ben, na-try mo na bang nabusog? Sabi niya, guys, in Tagalog, bakit daw pag nabubusog na siya, wala na daw siyang ganang kumain? Diba? Tanong mo kay Dr. Kwak. For example, meron ka ng jowa, tapos love na love mo siya. Diba? Pag busog ka na sa kanya or satisfied ka na sa kanya, wala ka ng ganang lumingon sa iba or tumingin sa iba. So ganun lang yun yung chan natin. Pag nabubusog na tayo, wala na tayong ganang kumain, di ba? Yun yung true love. I-base natin sa true love. True love. Di ba? Inaantok ako pero di ako makatulog. Inaantok pero di makatulog. Ano bang drugs tinira mo, sis? Bygone ka, tol. Of course, hindi. Yun yung joke lang, charot naman. Na pero yun yung mga dahilan, yun yung dahilan ng minsan, guys, pag stress yung mind natin, palagi ko yung na-experience, guys. Yung stress na stress yung utak ko, ang dami kong iniisip na problema at parami pa akong ginagawa, napakapagod na pagod na yung katawan ko, pero yung utak ko palaging tumatakbo. And then yung pag time na ng tulugan, guys, gusto kong matulog, pero hindi ako makatulog. Kasi gusto nang mag-rest ng katawan ko, pero yung mind ko ayaw magpahinga, kaya hindi ako nakakatulog. So,
yun yung isa rin yun sa dahilan ng stress, guys. Kasi kailangan talaga nating i-control yung mind natin, i-adjust, i-balance natin siya sa ating mga katawan para pag tingtulugan na, pag kailangan nang mag-rest yung katawan natin kasi pagod na, i-balance natin sa ating mind. Yung, diba, iwasan natin yung mga stressful na mga bagay. Hindi naman natin yung talaga maiiwasan, pero sana matuto tayong mag-manage ng mga problema natin or mga kaena e-stressan sa ating mga buhay-buhay. So, diba? Diba? Para naman true. Next kurang correct ba eh? Next. Bakit ako mataba kahit hindi naman ako malakas? Kumain. From Lolita Hansen. Di. Ang daming hindi malakas kumain pero mataba. Kasi konti nga lang yung kinakain nila pero mga sweet naman. Yung mga pagkain na mga yung mga nakakapagpataba talaga. Like yung hindi ka nga kumakain ng maraming ano, pagkain. Konti nga yung kinakain mo, pero kumakain ka ng rice, kumakain ka ng chocolate, kung umiinom ka ng konting kape, di ba? Tapos may mga times pa na mahina yung metabolism natin, kaya mahina yung pag ng body natin sa mga ini-intake natin, di ba? Kaya yung minsan, konti nga kumain, pero mataba, pero yun yung mga time na kailangan na natin mag-diet na balanced diet and then exercise. Pero huwag nyo nang anuhin yung katabaan nyo, best, as long as healthy tayo. Ako nga, ang payat-payat ko, pero napaka masakitin ko, diba? Next. Sino yung pipiliin nyo? Nga nung gwapa man ka. Gwapa? Kani, gwapa man eh. Gwapa ko? Inood, kasi da kani magreact, ako nang ikuan. Confirm. Mana ko talaga sa aking parents, lalo ano na sa aking aking mother. Pero yung height ko, guys, yun yung sisihin niyo yung mother ko, ha. Kasi bawing-bawi sa height, guys. Next question from Joe Garcia. Kinsa imong idol nga vlogger? So sino da yung idol ko na vlogger? Ang idol ko talaga na vlogger, guys, is Dalawa lang. Unang-una talaga is gustong idol ko si Unclothes, guys, kasi mabait siya and then napakagaling niyang mag-makeup. Yung isa is si Chinky Tita. Kung hindi niyo pa siya nakikilala, guys, isa siyang vlogger na taga Cebu. Cebuana siya kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya isa din siya sa nag-push sa akin or nag-inspire sa akin para naging inspirasyon ko para mag-vlog. Check nyo si Chinky Tita and then si Unclothes. Yun yung mga idol ko, guys. Kaya nag-push talaga ako na mag-vlog. Diba? Ang galing mag-makeup ni Unclothes. Oh my God. Bakit ang black ay itim? Wale lang. Bakit black ang itim? Nako, nakakalawa kayong tanong mo, besh! Sinong nagtanong? Hala, si Ate Gloria! Bakit daw ang black ay itim? Eh kasi, yung white ay puti. Wale din ang sagot. Sagot. Wale ang sagot din. So, appear tayo, ate. False Rojas, sino ang tumuli kay Rizal? Oh my God, yun yung nakakalokong tanong. Ang tumuli kay Rizal is hindi pa nakikita hanggang ngayon. Naku, kaloka yung tanong! Oh my God! Hindi ko alam kung sinong tumuli kay Rizal, ha? Sinaunang tao nga yun. Eh, hindi ko nga alam kung sinong tumuli sa tawa kay Rizal pa. Tawa ka ba? Tumawa ka ba? Hindi siya natatawa kasi totoo. Hindi pa siya natuli. Natuli ka lang. From Shari Lapis. Okay. From Shari Lapis yung question and then yung ginagamit kong Mary Kay, guys, nabigay ni Shari Lapis nung vlog con days. Thank you so much, T.I., for giving me this amazing shade of Mary Kay. Napaganda red. First time kong magka-red, guys, ha? Hindi ako mahilig sa red, pero ito, guys, maganda yung formula niya. Itatry natin ngayon. So, thank you so much, T.I. So, tanong. Shari Lapis. Thank you so much. When ka nag-start vlog and who inspires you to vlog? How do you feel about bashers and gossips? Ang dami. Otro, dakan tayo. When ka nag-start of vlog and who inspires you to vlog? And then, how do you feel about bashers and gossips? So, first question is,
when ako nag-start mag-vlog, ang weird na, wait lang ha, mamaya na yan. So, nag-start ako mag-vlog is, hindi ko makakalimutan first ko na may tuturing ko talagang first vlog ko. That was October 4, 2018, noon ako nag-start, guys. So, October, November, December, January, February, March, April. So, 6 months na akong nag-vlog, mga tiyay, mga tiyay. And then, next question is, sino yung nag-inspire sa akin? So, nasabi ko na yan kanina, nag-inspire sa akin is, yung na-influence talaga ako na mag-vlog talaga, yung si, ano, si Chinkitita talaga. Kasi nakikita ko talaga yung sarili ko sa kanya, yung kakwelahan niya, yung personality niya. Though, hindi kami magka-height ha, kasi ang taas na babae, times 2 ata yung height niya sa akin. Ang taas niya, and then, yun yung, ano, hindi lang magkapareha sa amin. Basta, tapos yung My Labs naman, yung living partner niya is nakikita ko din sa asawa ko. As in, yung bonding nila mag-asawa or mag-partner is, yung parang nakikita mo, yun yung mga bonding namin din na mag-asawa. Kaya, nasabi ko sa sarili ko, bakit kaya hindi ako mag-vlog? Kasi, kung kaya nila, kaya din natin, di ba? So, yun, nag-start talaga ako, karaka-raka. Siya yun talaga yung nag-inspire sa akin. And then last question ni Shari is tatlo. How do you feel about bashers and gossips? Pero actually hindi pa ako nagkaka-bashers, guys. Konti pa lang, hindi naman ganun pa kasakit. Hindi ko naman hinihingi na magka-bashers, guys. Pero alam ko na lahat ng mga bagay, kahit hindi nga tayo nag-vlog, marami tayong bashers, maraming nag-gossip sa tabi-tabi, 'di ba? Alam niyo na. Pero ako, asanay na kasi ako, guys, sa mga gossips. And then, syempre, sanay na ako sa bashers. Pero hindi ko pa alam yung feeling talaga na sinabihan akong ganoon, ang sakit. Hindi ko pa na-try yun. Pero yung mga chismes sa labas, guys, ay nako, masakit talaga. Kasi dinugtungan, no? Dinugtungan. Hindi na. Kaya, okay lang. Carry bells, tinutulog ko lang. Iniinom ko ng coffee para mawala yung stress. Kasi, kahit din naman hindi tayo nag-vlog, marami parang nasasabing masama sa atin. Diba? Kahit ngayon mga artista, ang daming bashers eh. Ang ganda, ang gaganda, ang perfect, ang yaman. Paano pa kaya ako, diba? So, expected ko na yun, mga tiyay, mga tiyay. So, thank you so much, Shari, for that question. Tatlo talaga, ha? Nasagot ko. So, ito yung tips ko sa inyo, guys. Pag nag-curl kayo ng lashes, kumain kayo nito. Anong kasyam? Mga tiyay, ang ganda ng lipstick. Lumaki lalo yung bibig ko. Salamat, tiyay. Pinalaki mo ng lalo yung bibig ko, ha? Ang ganda ng shade. Mamaya, guys, lalagyan ko pa yan ng ano, ng tissue kasi ayoko ng ano, makintab na red. And then, very, very light. Oh my God. Ang ganda ng foundation ng ano, oh. Verbilena. Napak yung coverage. Pigmented. Pigmented. So, ayan. Tapos na ang aking makeup look. And then, tapos na yung mga nagbabagang mga tanong at nagbabagang mga labi. So, ayan, mga tiyay, mga tiyay. Salamat nga pala. Shout out nga pala kay... Shout out nga pala. Kinsa ko shout out? Kinsa itong babae ganina? So, ayan, mga tiyay, that's it. Wala na tayong tanong. So, ay siya nga pala. Shout out tayo sa nag-iisang nagpapa-shout out for today's video. Shout out kay Cindy Rose Labadan. Labadan. Thank you so much for watching, mga tiyay, mga tiyay. That's it for today's video. So, I hope na nagustuhan niyo yung look ko ngayon na ang ganda-ganda ng red lipstick. Maki yung bibig. So, yeah, salamat nga pala sa aking butihing. Butirik na sa... na sinabayan ako sa akong kadyologan ngayon. So, ayan mga tiyay, mga tiyay. That's it for today's video. Sana po ay nagustuhan niyo ang video kong ito. And of course, na-enjoy niyo. And may natutunan kayo kahit konti. Huwag lang sana yung mga bad sides na natutunan niyo, di ba? So, that's it mga tiyay, mga tiyay. Thank you so much for spending your time with this video. If you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button right down below. And then, click also the notification bell para updated tayo sa mga bagong uploads ni Tiyay Lovely. And if you like this video, just give it a massive thumbs up. And see you again next time, mga tiyay, mga tiyay!